Pero una sa lahat, Cyd, congratulations, ha? Thank you po. Oo. Kay Ma'am si Novie, kumakanta ho kayo? Hindi masyado, pero marunong akong musical instruments po. Ah, musical instruments. So, kailan nyo na-discover na itong si Cyd, may talent sa pagkanta? At paano niya ito na-develop? Nung 3 years old siya, nakikita namin siya sumasabay sa mga commercials, mga jingles, advertisement. Tapos, nasa tono naman. So, ayun. So, sinusuportahan niya na siya noon pa man? Opo. Wow. Marami na ba siyang, marami na ba siyang nasalihang contest? Hindi po. Hindi masyado. Pangatlo lang po itong The Voice Kids po. Okay. Pero ito, Cyd, at ilang taong ka nung una kang pumasok o sumali sa competition at anong competition to? First competition ko po ay yung The Voice Kids Season 3 po. Noong 8 years old pa po ako. Tapos? Hanggang battle rounds na po ako. Okay. Ay, so talaga hindi din siya tumigil, no? Oo. At saka parang nabalitaan namin na nagkaroon ka ng feeling na ayaw mo na pumasok sa school kasi nabubully ka sa school. Ano mga sinasabi nila sa'yo? Parang tungkol dito yung una mong pagsali, eh. Ha? Nagagalit. Ikaw ba yung principal ng school? Yung makahinga, oo. Ayan. Nung umuwi po kami, galing po sa Manila, may nagbully po sa'kin. Sinabi po nila na hanggang battle rounds lang daw po ako, hindi ko daw po kaya. Natalunan daw po ako. Sino nagsabi ng kema para magkuha natin? Alam mo, inggit, ayoko naman din sabihin yung word na gano'n, pero isipin mo, alam nila na battle round ka? Oh. Nanonood sila sa'yo. Oh. Idol ka nila. You cannot be tempted. Ay! Pero kay Ma'am Shinobi naman. Ma'am Shinobi, ano ang nararamdaman mo, lalo na yung nangyari kay Cyd na nabubuli siya pag ginaganon si Cyd? Siyempre po, bilang isang magulang, kung nasasaktan po yung anak natin, di ba, mas doble yung sakit. Triple pa. Yes po. So ayun, kinomfort namin siya. Sinabi namin na okay lang yan, wag mo nang pansinin. Tapos pagpursige pa sa pag-practice sa pagkanta. Dahil meron din naman siyang na-inspire ng mga ibang bata. Diba? Marami, mas marami yung sabang na-inspire. Pero ma'am, siya, ano ba ito? Paano nyo nalaman na binubuli siya? Sinabi niya ba? O napansin mo na lang nag-iba siya? Hindi po. Isang hapon po, umuwi siya galing sa school, umiyak. So, tinanong ko, bakit ka umiyak? Sabi niya, yun nga, binuli daw siya, pinagtawanan sa schoolmate sa school. So, ayun. I think ang tama dyan ay kausapin yung magulang ng bully na kausapin yung anak nila. Pero, at kausapin yung teachers na obserbahan sila. Oo. Pero hindi na lang namin yun ginawang big deal kasi mga bata eh, di ba? Dapat kausapin pa rin yung magulang. Punta tayo dun sa Lunes sa school. Oy, so, samahan namin kayo. Pass is pass, natapos yes, na rin. Okay. Okay. Tapos, mga hybrid talaga mga mamshi. Pasensya na mamshi Novie ha, ganun talaga. Tapos mamshi. Yun po, so ayun, pinagsabihan namin siya na wag na lang pansinin. Tapos, yun nga, supportahan namin siya sa kahit anong gagawin niya. So, sinunod mo naman ba, Cyd, na hindi mo na lang sila pinansin? Opo, wala na lang po akong ginawa, hindi ko na lang po sila pinapansin po. Okay. Pero ito, alam niyo pala itong si Cyd, hindi lang siya nag-excel sa pagkanta, kundi pati sa school. Very good ka din talaga sa mga subjects mo. Opa. Consistent siya na first honor. Opa. Paano mo nagagawa yun, Cyd, na napapagsabay mo yung pangarap mo ng ganyan ka pa kabata, tapos nagsuschool ka pa? Kasi di ba yung ibang bata, pag nagawa na yung gusto nila, napapabayaan ng school, pero ikaw napagsabay mo? Everyday po, pagkatapos po ng school, afternoon po, nagpa-practice po ako ng song. Tapos po, katapos po noon, mag-study po ako. Opo. Yun talaga dapat, di ba? Eh siguro talaga marami ding nanunukso sa kanya ng bubulik kasi talagang hindi talaga basta-basta ang kanyang mga achievement. Ang galing-galing naman.